Hello, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo ulit sa BT Reaction and welcome to my channel Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Pinoy Secret Files. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa Facebook page ni Pinoy Secret Files, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-follow sa kanyang Facebook page, follow na din po kayo mga katunay kay Pinoy Secret Files. At syempre huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe po dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinoy Secret Files at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Vice, muling binasag ang TV5 on air. Live na naglabas ang kanyang sama ng loob si Vice Ganda laban sa TV5. Matindi ang pambabasag na ginawa ngayon ni Vice Ganda sa TV5. Marahil ay dahil na rin sa ginawa sa kanila ng pinanggalingan din na network. Ano nga bang pambabasag na ginawa ni Vice live sa kanilang show laban sa TV5? Nalabis din kinainisan ng netizens dahil sa hindi daw ito makamove on move on. Napaka-plastic ni Vice Ganda. Walang utang na loob sa TV5. Para namang di kayo inampon, ang hilig talaga magparinig. Magiging si Willie Arden ito balang araw. Sana wala nang ganyan. Pare-pareho mga Pilipino. Nakinabang naman na kayo pareho. Kung totoo man yung sinabi ni Vice, wala siyang utang na loob. Dapat pasalamat pa kayo sa 5 dahil kinupkup kayo. Ayan ha, dun sa pagpapasalamat sa 5, ayan, medyo tama naman yun, no? No, simula nang nawala ang ABS-CBN, no, yung channel niya, is talagang tinulungan ng TV5 yung mga programa na galing sa ABS, no? So, isa na dyan ang showtime na pinayagang i-air sa TV5. Pagpalagay nga natin, syempre, may kontrata naman yan, talagang... wala din namang ganong noontime show ang TV5, no? So, ang nangyari nito is yung showtime is napunta doon. Siyempre, tumagal sila dyan kahit papaano at nakipagsabayan nga sa original Dabar Cats at Itbulaga. At nang dumating yung punto na nag-resign ang TVJ sa tape, nawala na rin sila sa GMA7. Parang nakapag-usap ata o ano sa TV5, ang TVJ at si MVP. At doon nga na pagkasunduan na doon lalabas ang TVJ. So, ang showtime is patapos na rin naman ang kontrata. Kaya, ang mangyayari, kung magre-renew sila, imu-move sila na pang 4:30. No? Kasi nga, sinasabi ng iba na pangkabataan ang showtime. So, yung mga sa 4:30 na yon is active. Lahat ng mga kabataan sa 4:30 na yon. Pero meron ding mga kumukontra nga na bakit ilalagay sa 4:30, ayun pala yung mga kabataan eh. Minsan kasi si Vice nga daw, may mga hindi magandang sinasabi na minsan SPG ng konti. So eto na yan, hindi naman sila pumayag dahil nga ang showtime ay nakasanayan sa tanghali, no? At sa hindi nila pagpayag, tumalon ngayon sila sa GTV, no? Sa GMA7 pa rin, no? Kasi sister company yan eh. So yung dati niyang tinutokso-tokso, doon din siya bumagsak. Sinabi niya naman na okay naman, wala namang problema, kumbaga okay lang sa kanila na ganyan yung TVJ dyan, o sige palitan kami. Pero eto na, noon tumagal-tagal na, medyo ata eto yung sinasabi na nagpaparinig na, no? Nandiyan na naman, mag-uumpisa na naman ang pukulan yan kasi hindi pa lumalabas yung TVJ eh, no? Pag lumabas yan, magiging mainit pa lalo yan, tingin ko lang. Pero sana naman wala nang mangyaring mga ganong bagay, no? Alam naman natin si Vice, medyo may tabil ng konti talaga. Na alam natin hindi naman talaga nagpapatalo. Para kasing ang nangyayari niyan, mas pinapakita pa ni Vice na napaalis sila doon sa TV5. 'Di ba? Kasi lagi kang galit eh. Parang tinatabla mo yung TV5 ganto-ganto eh. Mas maganda siguro hindi na siya magsalita. 'Di ba? Mas maganda na 'yon eh. Kasi kapag ikay maraming sinasabi, mas lumalabas yung totoo kung anong iisipin ng mga tao sa'yo na siguro bitter ka, ganito, ganyan, ganyan. Ang daming mga bashing na mangyayari sa ganyan, no? Sana hindi nila siya nagsasalita ng ganon. Up kayo.
Masalimuot nga ang naranasan ng It Showtime sa pag-alis nila sa TV5 matapos nga silang maitsapwera sa kapatid network dahil ang priority ng management ay ang bagong show ng TVJ. Kasi kaya priority talaga ng bagong management ang TVJ, nandiyan kasi ang pera. Ngayon sasabihin nga ng iba na kontra TVJ. Ganito ah. Huh! Pera! Bakit? Sa social media na naman napapanood dyan eh. Ganito pwede mo nang panoorin, wala na ganong nanonood ng TV. Alam nyo po, hindi po lahat ng tao ay nanonood ng social media. No? Minsan may mga tao na tumututok din sa TV. Kumbaga patas pa rin eh. No, ganun pa rin. Kasi ang mga endorsers, kasi ang mga advertisement kasi, hindi naman yan magpapalabas ng commercials nila o dun sa programa kung talagang hindi na in demand ang TV. Kahit pa paano, nandiyan pa rin. Hindi pa rin mawawala ang television eh. Kahit pa paano. So, pwedeng mapanood sa social media, pwedeng mapanood sa TV pa rin. Ayun nga, parang yun nga sinasabi ko. Nas, dahil sa pagsasalita ni Vice na ganyan, yun ang iisipin ng iba na ano ka ba? Bitter ka ba kasi napalitan kayo ng TVJ? Diba? Kumbaga, sinasabi ko nga na utak ang ginamit ni MVP dun sa pangyayari. No? Kasi business is business. Hindi naman basta-basta pumasok ang TVJ dyan para artist lang ng TV5. Pumasok ang TVJ dyan sa TV5 bilang business partner. No? So, iisipin ni Manny Pangilinan kung saan siya kikita. Diba? Business partner ko to eh. Alam ko, malakas tong Itbulaga at maraming advertisement to kahit anong mangyari. Diba? At nadadagdagan pa. So, kung business ako, gusto kong kumita yung business ko, doon ako sa alam kung kikita ako. No? Ilang beses kasi nagtapat ang Showtime tsaka ang Itbulaga sa ere noon, hindi talaga sila hindi umaangat ang Showtime sa Itbulaga. Kasi talagang kahit na gano'n ang nangyayari na may mga programa yung Showtime na talagang medyo pinapatawan na rin mga tao, pero talaga nandun pa rin yung level ng Itbulaga na nasa taas. No? Parang doon na rin bumasi si MVP sa mga nangyayari. No? At eto nga, lalong nagiging viral lang, TVJ. Kaya naging practical siya sa usapan eh. Kasi kung ipaglalaban niya, pipiliin niya yung Showtime, eh paano kung lumipat ng iba, may kumuhang iba sa TVJ na channel? Eh di, sayang. Di ba? Kumbaga, andyan na eh, nakahain na sa iyong ginto, kukunin mo na lang eh. Tinanggihan mo pa. Oh, bilang business-minded, no? Iisipin mo kung saan ka kikita. Iisipin mo kung sino yung mga tao na magbibigay sa iyo para lumago yung business mo. Kaya nga tayo nagbi-business para kumita eh. Siyempre, sinasabi naman bakit nakaupa naman doon yan eh. Yun nga problema eh. Mas malaki pa rin ang magiging hati ni MVP sa kikitain ng TVJ kaysa dun sa umuupa lang. Kasi hindi naman dapat sisihin ni Vice kasi business is business. Kahit naman dyan sa showbiz eh. Diba? Ikaw ba, Vice? Kung merong mag-aalok sa'yo ng talent fee, na halimbawa, pwede ka ba lumabas sa isang pelikula? Ang talent fee mo, kunwari lang naman, oh, kung nalilitan kayo dito, opinion ko lang. Alokin kita ng 1.5 million, mag-ano ka rito. May kasabay na ano yun, nag-alok sa'yo, na yun din, na iisa lang sila ng ano, kasabay lang sila, parehong lalabas ng gantong araw, ganto ganyan. Ang inalok niya sa'yo is 10 million. Halimbawa, ganun. Ano pipiliin mo? Yung 1.5 million o yung 10 million? Huwag mo sasabihin sa akin na 1.5 million. Di ba? Siyempre, pipiliin mo yung mas malaki. Yung alam mong kikita ka. Ganun din yung ginawa ni MVP. Di ba? Kaya hindi rin natin masisisi. Negosyo is negosyo. Business is business. Kaya tayo lahat ng tao pumapasok sa mga katunay dito na businessman o businesswoman, may mga negosyo dito. Kayo ba? Nagtayo ba kayo ng business para hindi kumita o para kumita? Diba? Ganun yan. Business is business. Hindi pumasok ang TVJ bilang artist lang ng TV5. Pumasok ang TVJ, hindi rin pumasok ang TVJ para umupa lang ng pwesto sa TV5. Pumasok ang TVJ sa TV5 bilang business partners. So, lahat ang kikitain ng TVJ sa programa nila sa TV5, hati si MVP. Kaya naman malaking sampali yon para sa kanila at isa nga si Vice sa labis na naapektuhan sa nangyari. Dahilan para makatanggap ang TV5 ngayon kay Vice ang pamamahiya sa recent episode ng It's Showtime. Hindi nakalampas sa netizens ang pahayag na ito ni Vice sa segment nga na Rampanalo noong nakaraang Biyernes, June 23.
Tinanong nila ang player na mamili ng number from 1 to 10. At para matulungan ay tinanong din nila ang audience ang number. At ayon sa pili ng majority ay number 5 ang gusto ng mga ito. Pero hindi pumayag si Vice at sinabing number 7 na lang daw. Dahil ang number 7 ang magandang i-partner umano sa number 2. Seven! Magandang party ng 7 ay number 2! Yes! Magandang partner yan, 7 and 2! Mabilis na nag-viral ang video na ito ni Vice dahil siguradong TV5 umano ang pinariringgan niya at mas pinipili na niya ang number 7 o ang GMA 7 dahil ito ang bago nilang lilipatan na tahanan. Hindi naman mapigilan ni Christopher Mee na magkomento sa pagiging bitter umano ni Vice. Tila karma na daw ang nangyayari sa comedian host dahil bumaliktad na ang mundo nito. Kung noon daw kasi ay madalas itong mantira o magparinig sa ibang network na GMA 7 at TV5, ang dalawang networks na ito ay kanilang naging tahanan ng mawala ng prangkisa ang ABS-CBN. Pero ngayon ay tinitira na naman ni Vice ang TV5. Batikos muli ang natatanggap niya dahil sa kawalan daw nito na utang na loob. Ayun, at ating natunghayan ang video na nagmula kay Pinoy Secret Files. Parang labag nga sa kalooban ni Vice yung pagkakaalis nila sa TV5, no? Kumbaga yung sinasabi niya na ganto-ganto ganyan ay talagang parang medyo hindi support. Pasensya na dun sa mga ano ah, dun sa mga supporter ng Showtime, no? Hindi ko nais na sagasaan kung sino man yung idol nyo kasi nagbibigay lang tayo ng opinion at reaction dito sa nangyayari. Nagbibigay lang ako ng sarili kong opinion at kayo ay meron din kayong sariling opinion. Nagtagmi-tagmi ko lang kasi. Yung TVJ naman kasi, hindi naman nila layunin din na sagasaan talaga ang Showtime sa TV5. Dahil nagsalita na talaga ang TVJ na kahit saan nyo po kami ilagay na oras. Kahit saan. Diba? Kahit nga ata gabi. Diba? Okay lang sa TVJ. No? Basta salamat dahil pinatuloy sila. Ganun yung ano eh, sports. Ayaw nilang sagasaan ng Showtime. Alam nila yan. Kaso nga lang, syempre, nagbigay ng choice talaga si MVP. Talagang gusto niya ilagay talaga sa noontime kasi alam naman ni MVP din na malakas yung Itbulaga noon sa noontime show. At gusto niya pa rin, nandun pa rin ang dating kinagawian ng Itbulaga ng TVJ kapag nilabas sa TV5 na kasama ng mga tao sa tanghalian. Eto nga si Vice, parang hindi niya rin matanggap na ganun nga, na nawala sila doon. Pero nasa desisyon din naman ni MVP yan eh. 'Di ba kasi nga umuupa kayo eh. Kumbaga kapag umuupa ka sa isang bahay, nasa desisyon niya kung papalayasin kanya o hindi. Nasa desisyon niya 'yon kasi umuupa ka lang naman eh. 'Di ba? Maraming umuupa ng bahay kasi kunwari ay re-renovate na namin yang anong apartment, lumipat ka na ng ibang apartment. Kahit ano sabihin niya, kung tenant ka lang, wala kang laban. Hindi katulad ng TVJ, kung merong apartment, oh, sosyo tayo dyan sa negosyo mo. Hindi sila mapapalayas basta-basta kasi nakasosyo sila doon sa apartment na yun eh. Yung pangapaupahan na yun. Hindi katulad kapag tenant ka lang, kahit anong oras, pwede kang paalisin. Diba? Yun yun. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.